First time ko lang gumawa ng piyaya, mga mamsis, at super dali lang pala. Nag-crave kasi kami dito sa bahay, kaysa naman bumili pa, ay gumawa na lang ako. Yung mga ingredients naman kasi ay pangkaraniwan lang, yung tipong meron ka talaga sa loob ng bahay. Unahin muna natin sa paggawa ng dough, gagamit tayo dito ng 2 cups ng all-purpose flour, 1/2 teaspoon ng asin, at kalahating cup ng water. Maglalagay rin tayo ng 4 tablespoon ng mantika, kahit anong cooking oil ay pwede dyan. Bale, ito na lahat ng ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng dough. Gagamitan ko to ng mixer, mga mamsis, pero pwede nyo naman tong masahin ng mano-mano. Nataon lang talaga na meron akong mixer dito, sayang naman kung hindi ko gagamitin. At syempre, para mas mapabilis na rin. Ang kailangan lang naman dito ay mag-mix lahat ng ingredients at mabuo siya. Pwede rin dito yung hand mixer, basta yung hook na gagamitin nyo ay yung pang dough. Yan, okay na to, mga mamsis, ipo-form ko lang siya ng pabilog. Ganito yung magiging texture niyan, dry siya pero kaya na siyang ma-shape. Yan, ganyan lang yan, mga mamsis, tapos ay i-rest naman natin to ng 30 minutes. Tapos ay tatakpan ko na rin para hindi siya mag-dry. Pwede kayong gumamit ng plastic or pwede rin naman yung tela. At habang nire-rest natin yan, gagawin na muna natin yung filling. Muscovado sugar yung gagamitin ko dito, mga mamsis, yung classic na flavor lang ng piyaya. Sa isang bowl, maglalagay tayo ng 3/4 cup ng harina at 1 cup naman ng muscovado sugar or yung coconut sugar at isang kutsara ng mantika at 2 kutsara naman ng tubig. At imimix lang natin yan. Kinamay ko na yan, mga mamsis. Medyo buo-buo kasi yung muscovado sugar ko. Sa ref ko kasi ito nilalagay kaya nagbuo-buo siya. Habang hinahalo ay dinudurog ko na rin yung sugar. At syempre malinis naman yung kamay ko, mga mamsis. Masarap nga din dito ipalaman yung ube. At pwedeng-pwede nyo nga rin itong pagkakitaan, mga mamsis. Compute nyo lang yung lahat ng nagastos nyo at kayo na ang bahala magpresyo. Ayan, okay na ang ating muscovado filling. Ngayon naman ay kukuhain ko na yung dough. Tapos ay ikakat ko naman siya ng 12 pieces. Kung ipambibenta nyo to, mas maganda kung titimbangin para talagang saktong-sakto yung mga sukat. Yan, set aside muna natin yung iba, tapos kukuha lang ako ng isang piraso. Ipapabilog ko lang to, tapos ipa-flat. Yung magagawa nito, mga mamsis, ay yung medium size na piyaya. Kung gusto nyo na mas malaki at mas malapad yung magawa, pwedeng sa 9 nyo na lang hatiin yung dough. Yan, gagamit ako ng rolling pin dito. Kung wala naman kayo niyan, ay pwede rin gamitin yung baso. Isa nga tong piyaya sa mga nire-request namin pasalubong kapag may uuwi galing probinsya. Super sarap kasi talaga nito, mga mamsis, lalo na pang merienda tapos katerno ng kape. Yan, at nung na-flat na, maglalagay naman ako ng isang kutsara ng muscovado filling. Tapos ay ibabalot ko lang yan at isisil. Yan, dapat ay maisil natin ito mabuti, mga mamsis, para hindi maglabasan yung muscovado filling na nilagay natin sa loob. Sunod naman ay ipa-flat lang natin ito ulit. Papanipisin lang natin yan kagaya ng mga nabibili na piyaya. Ayan, madali lang naman to, mga mamsis, at ang maganda pa dito, hindi na to kailangan i-bake. Sa kawali lang kasi to niluluto at napakadali lang din lutuin. Yan, at kapag okay na sa inyo ang pagkakabilog, pwede na yan. Ganito yung magiging itsura niyan at ganyan yan dapat kanipis. At eto na yung lahat ng nagawa ng ingredients na nagamit natin. Yan, nakagawa ng 12 pieces na ganyan kalalaki. Ngayon naman ay lulutuin na natin to. Low heat lang dapat ang pagluluto nito, mga mamsis. Yan, painitin muna natin tong pan. At kapag okay na, pwede na tayong maglagay ng mga piyaya. Iluluto ko lang to ng mga 4 to 5 minutes or hanggang sa mag-brown. Mapapansin nyo rin na habang niluluto nyo yan ay lumulobo siya. Ganun talaga yan, mga mamsis. Yan, okay na yung kabilang side. Pwede na tong baliktarin. At ganun lang din yung gagawin natin sa kabilang side. Mga 4 to 5 minutes lang ay okay na rin yan. Makikita nyo rin naman sa itsura niyan, mga mamsis, kapag luto na yan. At habang hinahantay natin maluto yan, ay may yan, at ito na yung lahat ng naluto. Tingnan nyo naman, mga mamsis, mukha talaga siyang piyaya na nabibili sa labas. At eto naman yung loob niyan, mainit pa kaya medyo basa pa yung loob. At kapag lumamig na yan ay matutuyo na rin yung loob niyan. Pero mas masarap tong kainin, mga mamsis, kapag mainit pa. At syempre, ang katerno talaga nito ay kape.